Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion, Monday to Friday, day 30 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Lucas 14:33. Ang sabi po, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So dito po sa talata, maliwanag po mga kapatid na kung gusto nating maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo, dapat talikuran na natin ang lahat-lahat sa ating buhay. Yung mga nagpapasama sa ating buhay. Yung magpapahamak sa ating buhay, mga pamumuhay na hindi maganda, talikuran na po natin yon. Kung anumang mga pagkakasala ang ating mga nagawa kay Lord, hindi po ito mahalaga at hindi niya ito binibilang. Totoong may hatol sa kasalanan sa takdang panahon. Ngunit habang hindi pa ito panahon, nais ng Diyos na tayo ay tulungan upang tayo'y maligtas at hindi mapahamak. Kung nais mo ring huwag kang mapahamak at kung nais mong maligtas, makatiyak sa langit, kailangan mong mag-cooperate sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Hanggat may panahon pa, maaari ka pang magbago, maaari ka pang magsimula muli. Now, ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, paano magsimula kay Lord? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una po, may seryosong pagpapasya. Ang ating kasalanan ay hindi po yan biro. Hindi ito basta-basta mapapatawad sa pananalita lang. Kailangan mayroon ka ditong seryosong puso na willing ka na talagang magbago. Seryoso ang paghingi ng kapatawaran. Sinasabi po sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kahit tayo, kahit papaano ay alam natin ang seryosong tao na nagsisisi na talaga. How much more si Lord nakita at basa niya yung lahat at makakaasa tayo na tayo'y patatawarin kung totoo po tayong nagsisi, nagbagong buhay na talaga sa Kanya. Paano po magsimula kay Lord? Una, may seryosong pagpapasya. Pangalawa, may aalisin ngunit may ipapalit. Ibig sabihin mga kapatid, alisin mo na, i-abandon mo na ang dating ikaw, ang dating buhay na namumuhay sa pagkakasala. Kalimutan mo na at magsimula ka uli. Subalit, palitan mo ito ng bago. Bagong environment, bagong mundo, bagong ikaw. Ang mga utos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos ang ipalit mo sa iyong puso. Ito'y napakagandang simula sa pagbabagong ikaw or sa pagbabagong buhay. Sinasabi po sa Efeso 4:23-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So paano po magsimula kay Lord? May aalisin, ngunit may ipapalit. Pangatlo, mamuhay sa patnubay ng Holy Spirit. Pag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, sumampalataya ka na sa Kanya ng buong puso, titira na po ang Holy Spirit ayon po sa Efeso 1:13. Pag nakatira na ang Holy Spirit, ilalim na tayo sa Kanyang patnubay. Sinasabi po sa Roma 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Gaganda po ang journey ng ating pagsisimula ng pagbabago kung magpapailalim tayo at mamuhay tayo sa patnubay ng Holy Spirit. Ibig pong sabihin, huwag natin siyang pighatiin. Sinasabi po sa 1 Tesalonica 5:19-22, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Para po sa aking iiwan ang konklusyon, mga kapatid, napakahalaga natin sa Diyos. Willing niya pa rin tayong tanggapin at patawarin. Kailangan lang magsimula muli. Kung talagang kailangan mo talaga ang kaligtasan, hindi ito mahirap gawin kung seryoso ka. Ang hindi mo kayang gawin ay magagawa ng Diyos. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Ipinapaunawa ngayon ni Lord sa iyo
kung paano magsimula kay Lord. Mayroon po tayong tatlong paraan na pinag-usapan. Una, may seryosong pagpapasya. Pangalawa, may aalisin ngunit may ipapalit. Pangatlo, mamuhay sa patnubay ng Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya at habag. Nakahanda ka pa rin magpatawad sa aming pagkakasala kung totoo lang ang aming pagsuko sa iyo. Salamat sa pagkakataong ito. Hindi na namin ito palalagpasin. Gagawin na namin ang buhay na gusto mo para sa amin. Salamat Panginoon at pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.